Yo, hello sa inyo lahat mga idol. Welcome back to my channel, Jerfix nga pala. And today's video natin, ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng EGR dito sa Montero Sport. So, sa previous video, inalam natin kung ano ibig sabihin ng EGR, anong gamit nito, at paano siya i-troubleshoot. At ngayon naman, lilinisin lang natin yung EGR kasi heavy PMS to. Kaya kasama na rin yung intake. Pero, sa video na ito, EGR lang muna yung lilinisin natin. Okay? So kung bago pa lang kayo sa aking channel ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung bell button para always po kayo updated sa mga latest video na ina-upload ko sa channel na ito. Okay, magsimula na rin tayo. Okay, so dumako naman tayo sa mga tools na gagamitin natin. Meron tayong ditong dalawang bolt. Bale pang DIY lang yan. Mamaya makikita nyo kung paano gamitin yan. Then, etong Phillips screw. Silicone gasket or gasket maker. Then ito yung power handle, 14mm, mechanical pliers, panundot, flat screw, panlinis yan, and brush. Then samahan na rin natin ito ng diesel. Okay, gagamit tayo ng diesel mamaya and para mababaran yung EGR natin. Then ito, straight drive, set na yan. Parang sa ganun ay hindi na ako mahirapan sa mga socket. Ayan ang gagamitin ko. Tapos ito, carb cleaner. Ayan yung pang-final natin mamaya. At syempre, mechanical gloves, chemical gloves kung meron, at saka syempre, safety goggles. Kasi gagamit tayo dito ng chemical. Carburetor cleaner, at saka degreaser. Ayan mga idol, bale, merong apat na tornillo dito. 14mm na mga bolts. Then sa ilalim naman, 12mm na bolt naman yan. Okay? Pero bago tayo magsimula, kailangan muna nating disconnect yung terminal ng battery. Kuha tayo ng 3/8. Unahin nating tanggalin yung terminal ng battery. Sunod, yung hose. Ngayon, bale, gagamit ako ng pliers dito. Okay. Yan, sunod naman natin dito yung dalawang tornillo dito sa bandang ilalim. Eto. Yan. Nagamit ako dito ng straight drive and 12mm na socket. Yan. Pwede natin tanggalin yung battery kung nahirapan tayong makalas yung EGR. Depende naman sa discard yan. Tapos ito, lubagan ko na rin. Ayan, then sunod natin yung itong socket. Itong 14 naman. Ayan, gagamit ako dito ng ratchet and 14mm na socket. Tanggalin na natin yung mga bolt. Again, yung sa gasket niya, may chance na mahulog yan. Pwede nyong kunin kasi may nakausli naman yan sa ibabaw. Yun. Okay. Ayan, bale, naglagay na ako ng dalawang tornillo dito kasi wala akong gato eh. And power handle lang, tapos 14mm. Giray natin. Ayan. Ayos.
Tandaan lang natin yung pwesto nito. Yun, dumi. Ito rin. Tapos sunod, tanggalin natin to. Phillips screw. Tabi natin to. Tapos, ayan. Ito yung lilinisan natin at ito. Yung gasket tanggalin natin. Okay. Ayun mga idol, bale, ang gawin natin, sumpitin muna natin yung mga dumi carbon. Lagay mo na lang dyan, sir. Tapos kung may panuso kayo para makatago sa kabila, sungkitin nyo ng loob. Ayan. Ayan, kayo rin muna natin. Tapos babad ko sa diesel. Ayan. Ayan, bali na babad na natin. Tapon muna natin ito. Brushin natin. Yun, bali sunod natin yung pipe. So, pwede nating brush yan. Sundot-sundotin. Hanggang sa loob. Kuha tayo ng toothbrush. Yan, kayo rin lang natin mga idol, ganyan lang. Okay, final natin, degreaser or carb cleaner. Pero dito, gamit ako na lang siguro siya ng degreaser. Mukhang okay na to sa akin mga idol. Okay, bandawan na natin to ng tubig. Okay, bali nabandawan ko na mga idol. Ayan, yung EGR valve naman. Ito yung EGR valve niya. So, nababarang ko na rin, nakuskus ko, tapos kinarb cleaner ko na rin. Final natin yung carb cleaner. Kaya tinipit ko yung carb cleaner kasi dito talaga ginagamit yun. Yung degreaser naman dun sa kanyang pipe. Iwasan yung matalsikan ng carb cleaner. Kaya mas mainam meron tayong chemical gloves.
Okay, after nito, papatuyuin na natin. Ayun mga idol, bale, eto na EGR, nalinisan na rin natin dito. Kinukudkod lang natin yan, then brush, carb cleaner yung final. Okay, babad sa degreaser para matunaw ko agad yung dumi. Tapos dito, ayan, malinis na rin. Ayan. Ayun mga idol, bale, dapat linisin din natin yung butas dito sa may intake manifold. Pero sa dumi na yan, hindi ko may sasuggest sa inyo na linisan lang EGR valve. Mas mainam na linisan yung intercooler, yung EGR valve cooler, then itong intake manifold. Okay? And syempre, mas mainam pati turbo kung diturbo yung inyong diesel engine or sasakyan. So, demo purposes lang naman to, kaya lilinisan ko na lang din para magkaroon rin kayo ng konting idea sa pagdilinis ng EGR nitong Montero Sport. Okay, linisan muna natin. Nagamit lang ako dito ng carb cleaner, then lilinisan. Yan. Sa mga Montero Sport mga idol, kahit 15 to 20,000 kilometers run, pwede nating linisin yung EGR. Pero depende yon, kasi ang iba medyo mahirap tanggalin yung EGR, kaya mas mainam pagka ganun ang sitwasyon, linisin nyo na lang yung buong intake system. Ayan mga Lodi, bale, nalinisan na natin yung EGR and ganun lang po kasimple. Pero mahirap mag-good-good lalo na kapag napakadumi, kaya kailangan yung pagtyagaan. So ayan, ito na yung ating EGR valve. Ito yung ating motor. So hindi po natin to pwedeng basain kasi nga electronic po ito. Kailangan lang natin itong punasan. And yung mga tornilyo natin dapat naka-organize din. At saka ito. So nalinisan ko na rin to. Kaya lang napansin ko ito, punit. Kung halimbawa na papalitan nyo to, mga nasa 200 plus, 300 plus yung isa nito, gasket. Dahil nga demo lang to, ibabalik ko lang. Okay? So, ayan, nalinisan na natin yung pipe. Okay? So, install na natin mga idol. Ayan, bali unahin natin dito is yung EGR valve at saka yung motor. Kailangan alam natin kung nasaan yung positioning nito. So, ito papunta sa intake manifold. Dapat pa ganito yan. Ayan, balik natin yung mga tornilyo. Apat. Gasket. Tornilyo. So dapat yung positioning mga idol tama rin. Yung butas dito tsaka yung terminal naman nandito. Ayan, bale, lagyan natin to ng sapi. So ang paigpit, ayan dito. Natin yung fascia and torque. Hindi kaya. Power hand din. Okay. Okay na. Ayan, bale, nalagay na natin lahat ng tornilyo dito sa EGR, sa motor, tsaka yung sa pipe niya. Then, ang gagawin ko dito, kasi medyo tricky sa paglalagay ng gasket na to, nahuhulog. Kaya ang gagawin ko dito, lalagyan ko siya ng gasket maker, papatuyin ko siya ng bahagya, then tsaka ko ilalagay. Ayan mga idol, bale, ang gagawin natin ngayon,
ay ilalagay na natin. Nilagay ko lang dito yung isang gasket, nilagay ko ng pandikit, tsaka dito naman hindi ko na lang nilagyan kasi madali lang naman dito sa taas, yung ilalim lang yung medyo tricky. Okay, so ilagay na natin yung EGR, tapos isama na rin natin dito yung gasket, tapos abang na natin dito yung tornilyo. Okay, kahit yung dalawa lang. Okay, so ilagay natin. May dalawang tornilyo na nakaalalay. Okay, nailagay na natin. Then may pandikit sa ilalim kaya hindi mahuhulog yung gasket niya. Pwede rin natin lagyan ng grasa. Lagay natin yung tornilyong dalawa na 12. Thread natin. Kailangan lahat ng tornilyo mailagay muna. Huling dalawang tornilyo. Ayan. Diba? Simple lang paglalagay. Hindi ka na mahirapan. Okay mga idol, bali higpitan na natin yung anim na tornilyo. So ang gagawin ko dito, higpitan ko siya gamit yung plate drive 14mm. So hindi makakapasok yung ating torque wrench. Kaya higpitan na lang natin to ng naayon sa higpit. Huwag nating sobrahan na higpitan kasi nga hindi naman bakal yung intake manifold natin. Higpit na yung apat na tornilyo na 14mm. Ngayon naman 12mm naman ang gagamitin ko dito. So hindi ko na tinanggal yung battery kasi ang bigat eh, tinatamad ako. Eh kung kaya ko nang madukot, okay lang. Pita natin to at least mga nasa 12 Newton meters. Okay. Okay. So sunod naman natin dito yung terminal. Tulakin hanggang sa tumunog. Okay. Then yung kanyang hose. Ilagay. Ayan, nailagay na natin yung anim na tornilyo, yung hose tsaka yung socket. Ngayon naman lalagay natin yung terminal ng battery. Okay, so konti lang yung kakalasin, hindi ko na tinanggal yung battery kasi mabigat masyado, nakakatamad. So ayun mga idol, bali na ilagay na natin yung EGR and nalinisan na rin natin. Ganun lang po yung basic guide kung paano maglinis ng EGR. So kunin natin tong mga sockets, subukan natin paandarin. Turn ignition on. Okay. So kapag may check engine light na lumabas dyan, sigurado may mali sa ginawa nyo. O kaya hindi maigpit yung socket. Ayun mga idol, bali ganun lang po maglinis ng EGR valve. Then suggestion ko sa inyo, kapag halimbawa maglilinis kayo ng EGR valve 15,000 kilometers, depende rin sa mga sasakyan, lalong lalo na kapag sa mga Montersport, medyo maaga yung EGR cleaning kasi accessible, mabilis lang tanggalin. Pero sa ibang mga unit, mahihirapan tayo. Kaya mas mainam kapag halimbawa nasa 50,000 kilometers na yan, palinis na natin yung intake manifold, yung EGR valve cooler, pwede rin kung may intercooler, turbo, ayan, para nang sa ganon hindi bumalik yung dumi once na naglinis tayo. Okay, so itinuro ko lang sa inyo yung basic step or basic guide sa paglilinis ng EGR para nang sa ganun magkaroon rin kayo ng konting idea sa paglilinis. Okay, so hanggang dito lang ang aking video mga Lodi, and sana marami kayo natutunan ngayong araw. Kung halimbawa nagkaroon siya ng check engine light, check nyo lang yung mga ginawa nyo. Pwedeng yung
pwede nyo iskanin. Ayan, para nasa ganun, baka meron kayong hindi nakabit na mga sakit, kung ano man yun. Okay, so yun lang. Thank you so much po sa panonood, and I hope nagustuhan nyo. God bless po and Happy New Year. Maraming maraming salamat po. Goodbye!